Lumabas po sa isang pag-aaral ng National Book Development Board na Biblia ang librong pinakabinabasa ng mga Pilipino. Pero sa pagdaan ng mga taon, tila tumatamlay raw ang interes ng mga Pilipino sa pagbabasa. Kaya naman patuloy ang kanilang paghihikayat na bumisita sa mga library at mga book fair. My report, si Rida Reyes. Mula children's book, lifestyle magazine, educational books, hanggang sa nauso electronic o e-books, lahat na yata ng reading materials matatagpuan dito sa taunang Manila Book Fair sa Pasay City, kung saan nasa 400 book exhibitors ang nakilahok. Ang book lover ni si Armila di pa nangangalahati sa pag-iikot, pero halos mapuno na ang pushcart ng mga napamiling libro. Through the pages of the books, mabivisit mo yung iba't ibang lugar, marami kang malalaman. It's a lifetime investment. Yeah, it's a good investment actually. Other na mababasa mo siya, and then you can pass it sa mga next generation pa. Inabutan din namin nalilibot sa book fair ang National Artist for Literature na si Virgilio Almario. Dapat siguro suriin kung tumataas din ang level of literacy as reflected in the kind of books being consumed here. Kasi sa ordinaryo, parang hindi pa gaano. Nanghihinayang si Almario sa tila matamlay pa rin interes ng mga Pilipino sa pagbabasa. Sa panahon ngayon, di maikakaila ang mas malawak na access sa mga reading materials dahil na rin sa dami ng mapagkukunan ng impormasyon. Sa kabila niyan, kapansin-pansin ang mas mababang bilang pa rin na mga Pilipinong nakakahiligan ang pagbabasa. Sa pinakahuling leadership survey na isinagawa ng National Book Development Board itong 2012, bumababa ang trend ng reading habits ng mga Pilipino. Mula 92% noong 2007, ngayon 88% na lang ng mga Pilipino ang nagbabasa. Pinakamarami pa rin na nagbabasa ng mga libro na sinundan ng dyaryo, magazine at comics. Sa mga libro, pinakabinabasa ng mga Pilipino ang Biblia na sinundan ng romance novels at cookbooks. Ayon sa NBDB, tila kulang daw sa pagsusulong ng pagbabasa. Ito ang dahilan kaya si Teacher Tess sa book fair na isip na ipasyal ang kanyang preschool students. Mahalaga raw kasing sa murang edad pa lang, maimulat na sa kanilang interes sa pagbabasa. Children should start early, start when they're young. And it's not just parang babasa lang ako kasi sinabi niya mami magbabasa. Gusto namin malalove nila yon, i-embrace nila yon, and it will be a lifelong thing. That when you read a lot, that means you gain more knowledge. And when you have a knowledgeable people or society, then you have a more progressive nation. Rida Reyes, GMA News.